ang demographic dividend? Ang demographic dividend ay ang panlipunan at pang-ekonomiyang benepisyo na makakamit ng ating bansa matapos maranasan ang demokratikong pagbabago na kung saan ang populasyon ng mga nasa working age ay edad 15 hanggang 64 at mas marami sa populasyon ng dependent age, edad 0 to 14 at 65 pataas. Ang working age na sumusuporta sa dependent na populasyon ay tinatayang malusog, edukado at may trabaho na angkop sa kanilang skills. Ang demographic dividend ay makakamit kung ang dami ng panganganak ay bumababa at binabago ang distribusyon ng mga edad. Dahil dito, mas mababa ang gagamiting investments para sa mga pangangailangan ng dependent na populasyon. At ang mga sobrang resources ay mapupunta para sa pag-unlad ng ekonomiya at pag-unlad ng serbisyo sa mga mamamayan. Sa katunayan, ang demographic dividend ay nangyayari lamang kapag karamihan sa populasyon ay nasa hustong edad na upang magtrabaho at maaari nang makatulong sa ekonomiya ng bansa para sa pag-unlad nito. May tatlong bagay na dapat sabay-sabay na mangyari para makuha ang demographic sweet spot. Una, kung mayroong pagbaba sa ratio ng dependent ng populasyon, edad 0 to 14, resulta ng mababang antas na pag-aanak o mababang fertility rate. Ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng per capita output. Ikalawa, kung mahilong pagtaas sa dami ng mga mamamayang nasa working age, edad 15 to 64, na magre-resulta ng pagtaas ng per capita output. Ikatlo, kung ang bilang ng pag-aanak ay bumaba at bumaba rin ang mortality rate o mga namamatay sa populasyon. Ano ang demographic transition? Ang demographic transition ay isang modelong ginagamit upang ipakita ang paggalaw ng bilang ng populasyon mula sa mataas na level ng mga nanganganak at namamatay hanggang sa mababang level ng mga nanganganak at namamatay. Ang Pilipinas ay maituturing na nasa unang yugto ng demographic transition. Ang bilang ng mga nanganganak ay patuloy na tumataas habang ang bilang ng mga namamatay ay bumababa. Sa higit na 100 milyong Pilipino, may humigit-kumulang na 34 na milyong young population sa 0 hanggang 14 na taong gulang at mahigit na 9 na milyong matatanda bilang dependents. Ito ang mga hamon sa pag-abot ng demographic dividend. Masyado pa rin madaming batang ipinapanganak dahil sa mataas ang fertility rate ng mga Pilipinong kababaihan hangga't maaari ang pagkakaroon ng dalawang anak ang mainam na sitwasyon para mapalitan ang bilang ng mag-asawa o replacement level sa populasyon. Bukod dito, marami ding babae na nagbubuntis sa maagang edad, kaya mas humahaba ang panahon na pwede pa rin silang manganak. Ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan ay di pa rin pangkalahatan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay mahirap makamit, lalo na sa mga taong nakatira sa GIDA areas o geographically isolated and disadvantaged areas, sapagkat ang mga health centers at ospital ay masyadong malayo sa kanilang mga tahanan. Wala ring sapat na medisina at supplies, at maging ang mga health personnel ay kinukulang din. Marami pa ring batang di nakakapag-aral. Batay sa pinakabagong datos, may 11.5 million na school-age na kabataan ang hindi nakakapag-aral. Dahilan na rito ang maagang pagpapakasal at pagbubuntis, kahirapan at iba pa. Ito ay nagpapakita ng di sapat na kalidad para sa human resources ng bansa. May kakulangan ng kanilang kakayanang mag-isip, di sapat ang abilidad at kaalamang kinakailangan upang sila ay maging produktibo at magbahagi sa demographic dividend. Kakulangan ng oportunidad sa trabaho.
Mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho sa batang manggagawa na may edad 15 hanggang 24 na taong gulang. Kung ang mga batang manggagawa ay may trabaho at may maiaambag sa produktibong sektor ng populasyon, hindi na sila itinuturing ng mga dependents. Ang kakulangan ng trabaho ay mataas din sa lahat ng antas ng edad. Karamihan sa mga Pilipinong nagtatrabaho, kahit na pansamantala, ay di nagiging produktibo ayon sa kanilang kakayahan. Mayroong tatlong kinakailangang sitwasyon upang makamit ang demographic dividend. Kung mababa ang fertility at mahaba ang agwat ng panganganak, maisiguro na ang mga mamamayan ay mayroong mabuting kalusugan sa pamamagitan ng pangkalahatang healthcare at dekalidad na health services, nakapag-aral na mga kabataan at mga may kapasidad na manggagawa na maaasahang makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sapat na oportunidad para maging produktibo ang mga tao, ang magkaroon ng mas maraming trabaho at pagkakataon para sa mga investments upang kumita ng mas malaki. Ano ang makukuha natin kapag maabot ang demographic dividend? Ang demographic dividend ay ang pag-unlad ng ekonomiya bilang resulta ng pagbabago ng infrastruktura ng edad ng populasyon ng isang bansa. Dahil sa pagbabago ng age distribution, ang labor force ay mas marami kesa sa mga dependents. Nangangahulugang kakaunting gastos lamang ang ginagamit para sa pangangailangan ng nakababatang populasyon. Ang mga di nagagamit na resources o economic gift ay nagre-resulta ng mas mabilis na pagtaas ng ekonomiya at family welfare. May makikitang apat na benepisyo sa pagpapalit ng age structure. Ang ekonomiya ay mas nakakayanang magbigay ng mas maraming trabaho sa manggagawa at ang mga kababaihan ay mas may pagkakataon na makapagtrabaho sa labas ng bahay. Karamihan sa populasyon, lalo na ang matatanda, ay may sari-sariling ipon na magagamit bilang investments sa pagpapalakas ng bansa. Dahil na rin sa pagbaba ng fertility rate, nagre-resulta ito ng mas masigla at malusog na kababaihan na malayo sa pressure sa loob ng tahanan. Ang pag-unlad ng isang bansa ay resulta na rin ng pagbaba ng dependency rate at ang pagtaas ng gross domestic product per capita. Nararapat na may whole government approach o sama-samang ambag ng lahat ng sektor na magtataguyod at maisakatuparan ng plano, programa at serbisyo na sanggayon ay magbunga ng isang empowered na populasyon tungo sa matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino.